Hello everyone! This is the premiere of our new segment, which is called Heart to Heart Talk with Telay. I can't forget the day we met, your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me small. Our love is like a summer's day, hot sun and glassy. For our first topic, the question is, how to find your forever? The key to this question is to start with yourself. Umpisahan mo sa sarili mo. Kasi, paano ka makakahanap ng forever mo kung ikaw mismo hindi ka pang forever? Diba? So first, do what makes you happy. Maghanap ka ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Diba? Yung mga bagay na yun, yun ang dapat mong maramdaman para masabi mo na masaya ka, na minamahal mo yung sarili mo. What else? Enjoy life! Diba? Huwag kang makontento na nasa bahay ka lang at wala kang ginagawa. Kasi ang nangyayari doon, marami kang iniisip, nagiging i-stress ka sa wala ka naman talagang iniisip. Diba? And then third, pamper yourself. Pumunta ka sa spa, pumunta ka sa mga parlor, mag-gym ka kung lalaki ka. Pagandahin mo yung sarili mo. Kasi isa sa mga key para magustuhan ka at first is your physical attributes. Yun ang madalas na nakikita ng tao. Kasi pag nakita ka naman ng tao, hindi naman agad alam kung ano ang ugali mo, ano yung meron ka, ano yung personality mo. It's your physical aspect. Yun ang nakikita ng unang-una ng mga tao. At nakikita kapag masaya ka, nakikita yung aura ng iyong sarili na mukha tong masaya, mukhang masarap kasama. And yun ang isa sa mga pinakamahalagang hinahanap ng bawat tao. Itong taong to, mapapasaya ako. Hindi ka naman nahanap ng taong, alam mo yun, negative. Kasi, kung positive ako, tapos negative ka, pag pinagsama mo yon equals to negative. So, of course, people are looking for a positive people, for those optimistic people. Kasi it will add on to their lives. It become an asset, not liability. Okay. How will you know if you are loving yourself? Kapag naramdaman mo na hindi ka na naghahanap ng ibang tao just to make you happy. Just to fulfill that emptiness in your heart or in yourself, it means that you are loving yourself. You are happy kahit ikaw mag-isa lang. Second is find where you are good at. Yan. Diba sa mga company, lagi nilang tinatanong, what are your strength? Same with relationship. You need to know what are your strength kasi yun yung magiging panlaban mo kumpara sa ibang tao. Kasi sa hindi naman physically matatapos yung pagkuha ng forever. Kailangan makita nila yung personality mo. Kailangan makita nila na, ay, may ibubuga tong taong to. Alam mo yun? Kasi doon ka mamahalin ng tao. Yun yung magiging qualification mo for them. Like, sample, you are good in singing, playing guitar. So, mag-grow ka doon, be an expert to that passion. Kasi kapag nakita yun ng tao, hindi lang yung physical ng aspect mo ang magiging magugustuhan nila. Kasi yun, madali yung mag-fade. Diba? Kapag kunyari, gumising ka ng maaga, hindi ka ganun kagwapo, hindi ka ganun kaganda, o baka mawala na yung gusto sa'yo, diba? Pero if you have this personality, if you have this attributes, hindi ka basta-basta makakalimutan ng tao, hindi ka basta-basta iiwan. Yun. So, kunyari, magaling ka magluto, be an expert to that. Galingan mo pa magluto, sarapan mo pa, umuha ka ng mga recipes na pupwedeng
ma-share mo sa iyong partner. Kasi yun yung magiging, maybe, yun yung magiging, magugustuhan talaga sa'yo ng isang tao. Diba? Yun yung mga kailangan mong pag-igihan. So, we are finished with physical aspect, then your personality, which is very, very important. Especially nowadays, millennial days. So, people are looking for a strong person. Strong yung personality. Not just, you know, loser na walang alam. Diba? Puro ganda lang. Yan. Yan yung mga sinasabi. Puro ganda lang, wala namang alam. Third, be the one you are looking for. Like what I've said earlier, diba? Paano ka maghahanap ng forever kung ikaw sa sarili mo, hindi ka naman pang forever? Yan. So, be the one you are looking for. If you want a generous person, then you should be generous too. If you are looking for an honest person, then be an honest person. Parang ganito lang yan eh. Nagtatanong ka sa boyfriend mo kung saan siya pupunta, ba't hindi siya nagpapaalam. Pero ikaw, hindi ka rin naman nagpapaalam kapag umaalis ka. So, ano sasabihin sa'yo ng boyfriend mo? Bakit? Ikaw ba nagpapaalam ka kapag umaalis ka? Ganun siya kasimple. Direct yung saying na to, or itong advice na to, itong tip na to. Be the one you are looking for. Kasi para maiwasan yung sumbatan. So, at least, kaya ka naghahanap ng isang ganitong qualification, it's because ganun ka rin. Huwag kang maghanap na ikaw sa sarili mo, hindi mo rin kayang gawin. Yan. Then last but not the least, make sure you are complete before getting into a relationship. Especially if you are looking for a forever, pang matagalan, pang habang buhay. Yan. I have an illustration here na lagi ko itong iniisip para sa sarili ko. It's like having two pitcher, dalawang pitchel ng tubig. But I call it pitcher of love. So, I have two pitcher and not just one because this one is for my partner and this one is for myself. Kung meron ka lang kasing isang pitcher, pagsasaluhan nyo ito eh. Masyadong mabilis maubos. So, it's either bigay ka ng bigay sa sarili mo or bigay ka lang ng bigay sa kanya, wala para sa'yo. Kung 50-50 naman, 50 sa akin, 50 sa kanya, hindi kompleto, diba? Mabilis mauubos. That's why I have two pitcher of love. One is for me and one is for my partner. This is my pitcher of love for my partner. Kasi dito ko binabase na ito yung pagmamahal ko para sa'yo. At hanggang dito yun. Hanggang dito lang. Kasi pag ginamit ko tong picture of love ko for myself, sooner or later, madidrain ako. Diba kapag naubos yung tubig mo sa katawan o hindi ka umiinom ng tubig, nadidrain ka. Diba? Nahihilo ka, parang magkakasakit ka, pwede mo pang ikamatay. That's why you need to have your picture of love. Hindi ko sinabi na hindi ka magmahal ng totoo or may limitasyon lang yung pagmamahal mo. Kasi hindi naman sinabi na dahil meron kang picture of love for him, hanggang dito lang yung pagmamahal mo eh. Pwede naman sobra-sobra yan eh. Kaya minsan sinasabi nila, di ba? Sobra-sobra mo naman akong mahal. Baka hindi mo na mahal yung sarili mo. Hindi. Maybe that is the way that they love. Ganun lang talaga sila magmahal. But they still have their own boundaries for themselves. So this picture of love of mine is my boundaries. Ito lang yung ano ko, ito yung kapag na-touch to, ibig sabihin, binibigay ko na lahat talaga. What are those boundaries for myself? Ito yung katulad na respect. One of my boundaries is respect. Kapag hindi mo na ako nire-respeto, it means kinukuha, tapos mo okay lang ako, kahit di mo na ako nire-respeto. Ibig sabihin nun, binibigay ko na rin yung picture of love ko sa'yo. Isa pa,
one of my boundaries, yung family ko. Pag yun isinialang-alang ko para sa'yo, wala na, ubos na. Eh, yun yung top 2 na picture of love ko. Ito yung kasi yung boundaries ko. Diba? So, this picture of love for him, ito naman yung lahat ng pasensya ko, lahat ng kaya kong gawin para sa'yo. Diba? Some of us, maybe you are referring for time, effort, yun yung picture of love mo para sa sarili mo. Na kapag hindi ka binibigyan ng time na, hindi ka na binibigyan ng effort, ayaw mo na. So, minsan ganon. Pero sa akin kasi nandito pa siya eh. Di mo ako binibigyan ng time, di mo ako binibigyan ng effort. Kaya ko pa, medyo okay pa ako dun. Kaya ko pang mag-adjust. Yun. Kasi dapat ito actually yung picture of love na to na for him, hindi lang ba siya nauubos eh. Kasi kung siya naglalagay rin, diba, natatabunan yung problema, yung pasensya mo na, alam mo yun, na may problema pala. Kasi nabupunan niya eh. Kunyari, may ginawa siyang kasalanan, hindi siya nagpaalam sa'yo, or hindi siya nakapunta sa isang date nyo. Diba? Pero may ginawa siyang mabuti. Like, binigyan ka niya ng flowers, bumawi siya sa'yo, natabunan na yon. So, again, full ulit siya. Hindi siya basta-basta nauubos. But, kaya ka may picture of love dito, kasi nga, pag sobra-sobra na ikaw na lang pala yung bigay ng bigay, na naubos na to lahat. So, ibig sabihin, stop na, enough na. Because otherwise, it will harm you. It will damage you a lot. Kasi pag naubos na to, kukuhanin mo na rin yung picture mo para sa sarili mo. So, yun yung iniiwasan natin. Okay? And I hope na meron kayo natutunan sa maiksing discussion natin about it. Just to clarify lang po, I am not a love expert. Hindi po ako love guru. So, yung mga sinabi ko po is my own opinion and what I've read. Sa mga books, sa mga napapanood ko ng mga love expert kung paano nila sabihin or ituro sa ibang tao kung ano nga ba yung mga nararamdaman ng bawat isa. At kung meron po kayong mga suggestion or comments, you can comment down below and then later or maybe soon, yun naman yung itatopic natin. Or if you have any question, just message me. I also have a Facebook account, so it's Telay Gavino. So, kung meron po kayong mga gusto pang itanong na personally, so you can drop me a message there. So, thank you very much, everyone, and have a nice day. God bless.